Ano ang mararamdaman mo kapag sa pagdungaw mo sa bintana isang umaga? Habang umuulan ay may makita kang kakaiba galing sa kalangitan. Ano ang gagawin mo? Katapusan na ba ng mundo? Baka masabi mo, apocalypse movie ba ito? Pero hindi. Buhay ka pa. Halika kaibigan. Panoorin natin ito. Pero bago pa tayo tumuloy, paklik naman sa subscribe button sa aking channel. Pindutin na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pang video na ating gagawin. Ano ang masasabi mo kaibigan na imbes na ulan ay isda ang makita mo na nagbabagsakan galing sa kalangitan? Tama ang narinig mo kaibigan. Isda, is, da, as in fish. Ang ganitong pangyayari ay matagal nang nararanasan sa ibang bahagi ng mundo. Sa Lahamano, Australia, malapit sa dulo ng Tan Ami Desert, ang mga locals sa Northern Territory ay malimit makaranas ng ganitong pangyayari. Mahigit 300 miles ang pinakamalapit na ilog sa lugar na ito. Noong 2010, umulan ng libu-libong puting isda na maihahambing sa isda ng Sardines pagkatapos ng dalawang araw na walang humpay na pag-ulan. Hindi na ikinagulat ng mga tao ang nangyari dahil naranasan na rin nila ito noong 2004. Ano kaya ang mayroon sa bahaging ito ng Australia at mayroong pag-ulan ng isda? Naisip ko nga na baka doon lang nangyayari ang ganito dahil matatalino sila. Dahil ba may school of fish sila? Gets mo ba ang punchline? Pero, mali pala ko. Dahil sa La Union, isang community sa Yoro Central Honduras, ay ganito rin ang nararanasan. Ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain sa Honduras ay pagsasaka, ngunit hindi naman ganun kataba ang lupa para sa kanilang pananim. Kaya malimit-limitado ang supply ng mga pagkain. Kaya naman matatawag nilang himala ang pag-ulan ng isda tuwing matatapos ang malakas na ulan kasabay ng malalakas na kulog at kidlat. Isang kondisyon na talagang hindi makakalabas ang mga tao para makapaghanap ng pagkain. Hindi lang isa kundi apat na beses sa isang taon ay may pag-ulan ng isda. Pinaniniwalaan na ang fish phenomena ay nangyayari kada taon bilang paraan ng Diyos para magkaroon ng pagkain ang mga mahihirap. Ayon sa mga matatanda, naniniwala sila sa isang Spanish missionary na nagngangalang Father Jose Manuel Sabirana, na nakasaksi sa matinding kahirapan sa Honduras taong 1860s at kumausap sa Diyos na mabigyan sila ng pagkain. Kalaunan nga ay naganap ang pag-ulan ng isda. Dahil dito, pinaniniwala ang biyaya mula sa kalangitan ang mga isda. Karamihan sa mga locals ay naniniwala sa kanya dahil ang mga klase ng isda ay hindi matatagpuan o nabubuhay sa mga ilog at lawa doon. Saan kaya totoong nagmula ang mga isda? Ayon sa mga dalubhasa, ang tunay na dahilan ay galing ang mga isda sa Atlantic, 45 miles ang layo sa Honduras. Hinahakot ito ng mga waterspouts. Ito ay umiikot na tubig paitaas na humihigop usually sa oceans. Ito ay nangyayari kapag may dalawang direksyon ng malakas na hangin sa himpapawid na magsasalpukan. Ang ganitong salpukan na tinatawag na shear line ay nakagagawa ng waterspout dahil sa pressure ng hangin paitaas pahigop. Nagkakaroon ng waterspouts kapag mayroong malakas na tornado o bagyo. Nadadaan sa ibabaw ng Atlantic Ocean at humihigop sa mga malilit na isda sa kababagsak sa kapatagan kapag humuhupa na ang panahon. Ang nakapagtataka dito ay sobrang layo ng 45 miles para madala ng waterspouts ang mga isda. Lalo na at madadaanan pa nito ang ilang bulubundukin sa lugar. Sa isang banda, ayon sa mga nagsasaliksik ay pinapatunayan na mayroong kuweba at underground streams sa lugar. At umaapaw kapag nagkakaroon ng malakas na bagyo at dinadala sa kapatagan ang mga isda.
Anuman ang misteryo na may tatawag sa ganitong pangyayari ay hindi na mahalaga sa kanila para sa nagugutom na sikmura. Sa Tampico, Mexico noong September 2017 ay ganito rin ang naranasan. Marami pang naitalang pag-ulan ng isda na na-record katulad sa India noong 2008, 2009 at 2015. Sa Ethiopia noong 2016. At sa Sri Lanka naman ay prawn rain ang naranasan noong 2012. At sa Ishikawa, Japan noong 2009, mga patay na tadpoles naman ang bumagsak sa itaas pagkadaan ng waterspout. Ikaw, kaibigan, ano sa palagay mo ang tunay na dahilan ng pangyayari ng ganito? At sa Utah naman, libo-libong fingerlings ang inihuhulog sa himpapawid ng mga light plane mula sa Utah Division of Wildlife sa mga mountain lakes tuwing summer para sa fishing at hiking seasons nila doon. Ang mga lakes na ito ay nasa bulubunduking bahagi ng Utah at mahirap na marating ng mga sasakyan para matugunan ang trabahong ganito. At eto pa, kaibigan, bonus na kaalaman para sa'yo. Bandang July noong 1975. Isang normal na araw para sa mga taga Kerala, India, habang abala ang karamihan sa paglalakad sa kanilang normal na gawain. Biglang nagtakbuhan at nagsisigawan ang mga tao dahil sa biglaang buhos ng ulan. Ngunit napalitan ng pangamba at naging parang naging eksena sa horror movie pagkaraan ng ilang sandali. Dahil kulay pula ang ulan. Imagine, paglabas mo ng bahay ay sasalubungin ka ng ulan na kulay pula. Oo, kulay pula na ulan. Baka isipin mo na katapusan ng mundo. Kasi mahilig kang manood ng mga zombie at apocalyptic movies tuwing gabi. Pero may sagot ng mga scientist at experts patungkol dyan. Ayon sa theory nila, ang pagiging kulay red ng ulan ay dahil sa naghalong ulan at alikabok o dust galing sa isang meteor burst. At ang pangalawang theory nila ay galing sa mga red alga pores na matatagpuan sa India na tinatangay ng malakas na hangin sa himpapawid at humahalo sa ulan. Ito rin ay pinaniniwalaang nahaluan ng microbes na tinatawag na panspermia, na maaaring dala ng mga meteors, comets at spaceships na galing sa kalawakan. At minsan naman ang ulan naman ay nagiging kulay berde at dilaw ang ulan nila sa India dahil sa nadidagdag na particles sa himpapawid. Wow! Multicolors na! Baka sa susunod naman rainbow colors na ang may record sa kasaysayan. Gayunpaman, kaibigan, gigising ka isang umagang maulan, ay sasabihin mong, tamang-tama, oo, tamang-tama, Valentine's Day yata ngayon. Ayan na, pumapatak na nam ang ulan sa bubong ng bahay.